Dahil dating Viva Hot Babe Sara Lopez, kinumpirma ang hiwalayan nila ng partner na si Simon Javier. Ibinahagi naman ni Sara sa TikTok ang video patungkol sa laban daw nila ng naiwang anak na pinagkaitan ng buong pamilya. Panoorin po natin. Wala tayong papanood. Ay, wala panood. Ayan, nanonood tayo. Pero alam mo, sabi ko nga, laging ganyan sa hiwalayan ng mag-couple, laging yung babae yung simpatya. Kasi parang sa nababasa ko sa mga netizen talaga, yung simpati nila talaga kay Sara. Kasi nga, kanganganak lang halos eh. Oh. Diba? Parang hirap-hirap. Umiiyak siya dun sa video at nakaka-relate ako sa kanya. Yes, pero, hindi rin naman natin pwedeng i-judge si Simon. Simon or Simon? Okay. Oo, kasi TikToker nga. TikToker yan, di ba? TikToker siya at ang dami niyang, ang dami din nilang followers na ang dahilan di umano ng kanilang hiwalayan ay, kumbaga gusto niya munang mag-heal sa sarili niya dahil meron siyang, sa kanya, inamin niya, meron siyang PTSD, which is a post-traumatic stress disorder. Ganon? Oo, parang nagkakaroon siya ng marami siyang fears, nagkakaroon siya ng depression. So nakaka-apekto yung sa relationship niya kay Sara at saka dun sa anak niya. So parang gusto muna niya, teka muna, space muna ako, di ba? Muna yung sarili niya. Pero, paano naman yung anak nila, yung pamilya friendship? Yun na nga ang sinasabi ni nung mga netizen doon na parang it's parang hindi naman ito yung tamang time para iwan mo sila. Hindi pa maganda, diba? Mag-heal ka ng kasama mo yung nanay at yung anak, di ba? Correct. Masarap mag-heal na. Ito, susuportahan ka, di ba? Tapos si Sara, nag-chat ako sa kanya kasi kaibigan natin yan, di ba? Dating Viva Hot Babe, sabi niya, yes, Tito, totoo bang hiwalay kayo? Opo. Pwede ka mag-guest sa Marisol Academy. Pag-ready na po ako, Tito. Kasi alam mo, kung napapanood ko, talaga iyak siya ng iyak. Tapos may post siya, friendship, ngayong 3 hours ago. May picture sila ng anak niya, pero nakakaloka yung niya. Hindi sapat ang salitang mahal kapag mahal mo. Hindi mo kayang iwan. Magiging masaya kami kahit wala ka. Ayun. May hugot na. Valentine's Day friendship, yan ang post ni Sara. Kung kailan ang Valentine's Day, tsaka Diyos ko, naghiwalayan. Nakihabol. Nakasahiwalayan, friendship. First quarter ng taon, dami na naman hiwalayan. Pero siyempre, kailangan dapat yung masaya-masaya na wala nang hiwa-hiwalayan, di ba? Love. Kasi Valentine's Day, love-laban lang dapat. It could be siguro kasi malaki ang edad pala, no, ni Sara. Nang age gap? More than 10 years. Pero wala naman sa edad yun, eh. Pero minsan kasi, di ba? Bakit dapat nung una pala, inisip lang nila yun, yung age gap nila. Para wala sa edad talaga. Pag mahal mo isang tasa, age doesn't matter, itanong mo kung mother, gano'n. Ay, talbo! Talaga dapat, wala pa. Pagmahal mo isang tao, kasi odang mas matanda sa'yo, mas bata. Wala, ipainan mo yung pagmamahal. Lalo ngayon, bata, si ba?